Okay, magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang nakaka-proud na kabayanihan ng isang Pilipina na naipit sa giyera sa Israel, doon sa Gaza Strip. Nabasa ko kanina dito sa article ng Philippine Star, kwento ng isang OFW. Nailathala ito sa post sa X, yung formerly Twitter. Ang nagpost ay isang media analyst sa Israel. So, journalist, ano? Ang pangalan is Emmanuel Miller. Okay, so, ito is naging viral na po ito sa Israel. Itong kwento ng ating kababayan na si Camille Gisalva. It has touched the hearts of thousands of Israelis. Okay, so, anong nangyari? Anong kabayanihang ginawa ni Camille Gisalva? By the way, si Camille is 31 years old na caregiver. 5 years na po siya sa Israel. Ang kanyang alaga ay isang 95-year-old woman na tinawag na Nitza. Tapos nakatira sila sa kibbutz ni Rin. Ang kibbutz po sa Israel, parang barangay sa atin. Kaya lang ang kibbutz, maganda ang features. Kanang may nagtutulungan sila. May self-defense system sila. May communal farm, something like that. Maganda ang kibbutz. Okay, ganito ang nangyari. Noong October 7, ito po yung surprise attack ng Hamas doon sa Gaza, kung saan nandun yung mga Israelis at nandun ang mga Filipino caregivers. So, ang unang pag-atake is mortars and rocket fires. Okay? Madaling araw. So, pag-ataking ganyan, so, si Camille at sa Kanitsa, nagpunta na sa kanilang bomb shelters. Okay? So, doon na sila. Ngayon, mga bandang alas 8 sa umaga, October 7, si Camille nakarinig na ng nag-uusap ng mga lalaki sa labas. Tapos, hindi mga Israeli forces. Bakit niya nalaman? Kasi speaking in Arabic yung mga lalaki na narinig niya. Si Camille, meron siyang experience, nagtrabaho din siya sa Dubai. So, I believe nakakaintindi siya ng Arabic. They are expecting the Israeli Defense Forces to come. But hindi. Ang unang nakarating malapit sa kanilang bomb shelter are Hamas militants. So, ang ginawa ni Camille, she tried to close yung window ng bomb shelter. Okay? Kailan, it's too late. Habang isinasara niya yung bintana, nandun na sa harapan niya ang mga Hamas fighters. Okay? So, armado yan ha. At ang ginawa ng mga Hamas fighters sa mga nabutan nilang Israelis, Pilipinos, civilians, pinagpapatay, pinagbabaril. So, klaro, itong si Camille at yung alaga niya, nasa mercy na sila ng Hamas. Kagaya ng unang nangyari is, pwede na silang barilin, pagpapatayin kasi mortal na kalaban ng Hamas ang mga Israeli. Okay, kailang ito na yung kabayanihan ni Camille. Mabilis ang kanyang pag-iisip. Yung kanyang pitaka o ano, kinuha niya kagad. Tapos, meron siyang pera at that time, $370. Yung pera na yan, ipon niya kasi
2 days later sana, October 9, may plane ticket na siya pauwi ng Pilipinas magbakasyon. At yung $370, eh pasalubong niya, bibigyan niya para sa kanyang pamilya. May anak na siya. So, walang pag-aatubili. Walang yung pera, $370, kung sa atin dito, mga more than 20,000 na yan. Medyo malaki-laki. In-offer niya ngayon yung pera sa mga Hamas militants. Sabi, okay, take this and leave. Yung pinakita niya yung alaga niya. That's a 95-year-old woman. Wala siyang alam kung ano ang nangyayari sa ano. So, huwag niyo na kaming pakialaman. Ito, take this. Yo, go, 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 go. Okay. Eh, ang laking pera na yon. So, milagro, nagka-interest yung Hamas sa pera, kinuha. Okay? Kinuha ang pera at hindi nila binaril, hindi nila ginalaw itong dalawa. Yung si Camille at saka yung alaga niya. Malis. So, then, sinara niya na yung bomb shelter, bomb shelter window, tapos yinakap niya na ang kanyang alaga. Telling yung alaga na no matter what happens, hindi niya pababayaan. Okay? So for 2.5 hours, yun po ang nangyari. Nagyakapan lang sila kasi putukan na yung talagang grabe na ang kaguluhan na nangyari sa Gaza. They thought na ano, na mamamatay na rin sila. But then after 2.5 hours, dumating ang Israeli Defense Forces. So ibig sabihin, wala na, safety na sina Camille at Nitsa kasi nandyan na yung mga Israeli forces. Ibig sabihin, naligtas sila sa siguradong kamatayan. Ito yung, basahin ko lang yung post ni Emmanuel Miller. Ha? Pasensya na kayo, medyo nagiging emotional na ako. This story has touched thousands of Israelis who deeply appreciate the kindness and humanity of a person caught up in an awful situation that has little to do with them, yet decided to make the choice to act with true love. So, Miller, as he thanked Gisalba for protecting and not leaving Nitsa. So, ang nangyari po, iba 2 days later, dapat October 9, pauwi na si Camille. Kinansel niya na yung kanyang flight. Pinagbaliban na naman yung pag-uwi and decided to take care of that 95-year-old woman na alaga niya. So, ganyan po ang buhay natin. Malala ko yung unang namatay si Angeline Aguirre, yung nurse, taga Pangasinan. Ganyan din ang kwento niya eh. Noong nagkaputukan na, may panahon pa si Angeline Aguirre na tumakas. Kailang hindi siya tumakas. Hindi niya iniwanan yung alaga din niyang matanda. Hanggang naabutan sila ng Hamas at pinagbabaril sila. So, the same story dito kay Camille at Nitsa. Ang kaibahan lang is, marunong mag-isip yung si Camille. Nag-work out yung pera na sabi niya, take this and go. Leave us alone. Yun, kaya naligtas sina Camille at Nitsa. Walang swerte yung si Angeline at saka yung kanyang alaga. The same kwento, hindi iniiwanan. Kaya yung deputy mayor ng Jerusalem nagpost din sa Twitter or X na pinapasalamatan ang kabayanihan ni Angeline as a caregiver. Ito naman ngayon, isang journalist ang nagpapasalamat sa kabayanihan ni Camille. So, yan po, nakaka-proud na ugali nating Pinoy
And maybe not only Pinoy, the rest of humanity na may puso at may pagmamahal sa kapwa. Yun po ang true love. Ganyan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Yung there's no greater love than to lay down one's life for a friend. So, tayo po makasalanan. Ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang trono sa langit as God, naging tao, at inoffer ang sarili na matay sa krus, na ilibing, na buhay muli on the third day para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun po ang the greatest act of love. At itong ginawa ni Angeline, ni Camille sa kanilang alaga, yun po nag-simplify sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, sana this will serve a lesson for all of us. Na when time comes, ako, lahat man tayo mamamatay. Eh kung mamamatay ako sa yung ganong kadahilanan, yung may katuturan, so be it. Kaysa yung mamatay lang ng sakit or ano, yun po, nakaka-proud na ginagawa ng mga Pilipina, kababayan natin sa Israel. Mabuhay po ang lahing Pilipino.